fried fish. Parang sa patahatang. May hasang pa. Naku, baka may bituka pa rin ito. Masarap, masarap talaga. Ano kayo masarap? Sabi ko sa'yo, masarap yung timpla. Lasang ano? Talang, lasang, ay, habang tumatagal, habang tumatagal, umaanghang. Sa unang subo, hindi mo maanuhan. Malalasan mo talaga masarap. 2020, tinamaan ako ng anxiety. I quit my job and chased my passion. It was a risky situation to leave the work that I love. Pero somehow, I need to move on and grow. Kahit isang malaking sugal, itinaya ko. Kung magkamali man, alam ko na hindi naman ako talo dahil alam ko, may matututunan pa rin ako. I believe in myself and I can do it. Ngayon, ito na ang buhay ko. Traveling the world and living my life to the fullest. Tapos, biglang, may problema pala. May bukol daw sa tabi ng utak ko. Kung gagalawin daw, magiging delikado. Kaya minsan dinudugo talaga ako. Pero laban lang, medyo malayo naman sa bituka. For now, i-enjoy ko na muna ang buhay ko habang kaya ko pa. We only live once, kaya ito todo ko na. So ano, ready ka na ba? Tara! Let's go! Hi there, it's me, Princess Candy, and welcome back to my channel. So for this video, be, andito naman kami, dumayo kami, be, sa my camping pet. Papunta dito, be, sa Chatuchak. So, andito kami, be, para mamili ng something. Sila mama, be, nagsha-shopping na sa likod. So, hindi ko pa alam ano yung mangyayari sa itinerary natin ngayong hapon. Hapon na kasi kami lumabas dahil dito, be, sa Thailand. Hapon talaga nagsisimula yung buhay. Like, the nightlife, hapon. Tay sila pero hapon. So tara, sabahan nyo kami sa aming adventure today. And syempre kung bago kayo sa aking channel, don't forget to like, share at mag-subscribe ka na be. So tara, ready na ba kayo? So kung mapapansin mo be, ayan, meron na akong nabili na sombrero dito. Yes. Nilalaban. At saka speaking of, ha, itong damit ko din, be, binili ko lang din dito, be, sa Thailand kagabi. Diba? Representing because it's legal here in Thailand. Ayan, nagkahiwalay na kami nila mama dahil nag-shopping na rin sila. Hindi na kami nagsabay-sabay kasi iba-iba kami na trip bilhin eh. So let's see later ano yung mga nabili nila. I-check natin. Ah, tinan mo na yellow, oh. Magic. Ang galing. Wow. Ang galing, guys. Yung nakikita ko lang sa Instagram, eh, ng mga hacks nila paano gawing yellow or mushy na yellow yung Coke. Ang galing. And nakakatuwa yung mga straw nila dito, oh. Pogi naman. Minsan nadidistract ako pag nakakita. Ah, pogi naman. Diyos ko po. Sige nga, patry ako, tita. Ay, tinan mo, itlog nila. Liliit. Ano yan? Bakit maliit? Baka pugo. Tsaga naman nila magprito ng isa-isang ganyan. Baka pugo yan, ama. Prituhin mo nga, prituhin mo nga. Squid egg. Squid egg. Ito na lang. Bili tayo, 60? Oo. Try mo muna. How much? 80 ba? 85? 80. 80? 80, mas maganda na lang ito, 100. Oo, oh, ito na lang, para buong isda. This one. Ako nagbabayad. Ako na. Tikman natin, dali. Tikman na muna natin. So ito po yung ating kakainin. Titikman natin. Ano, isda ba yan? Squid? Isda. Isda, hindi squid. Ayan ang squid. Oh. Fried fish. Oh.
Parang tapatahatang. May hasang pa. Hindi ako baka may bituka pa rin ito. Anong lasa? Lasang isda. Lasang pagsisisi. Lasang pagsisisi. Ang lansa masyado eh. So, andito kami ngayon, be, sa kainan dito sa may Chato Chaka. Andito kami sa kanilang food court para tikman itong duck. Si Mama hindi pa nakakatikim ng duck. Ngayon pa lang siya titikim. So, umorder kami ng isa. Paghati-hatihan na lang namin kasi marami tayong titikman tonight. So, ano, ready? Yes, titikman ko kung anong lasa niyan kasi sabi ng iba masarap daw. Pero, I will try. Okay, simulan natin sa pinakamatanda. Okay, tikman muna, Ma. Okay. Sige. Masabi ko, Ma, ang kakainin mo yung duck, hindi yung kanin. Hindi. Siyempre, ayoko rin naman kumain diretso ng ganyan kasi... Palusot po. Sige, tanggapin po natin. Oo, oh, masarap siya, Ma. Masarap siya. Masarap talaga yan, promise. Lalo na yung balat kasi naandun yung taba. Parang wala naman taba eh. Meron. Nasa balat niya. Alam mo, ang tagal na nauubos na oras pero hindi pa tayo nakatikim. Ayan. Oh. Anong lasa? Masarap mo talaga, masarap. Anong timpla? Anong lasa? Anong lasa ng sarap? Basta hindi ko may describe ang sarap. Subukan ko. Sarap pa sa ano? Sa manok na ano? Itchon manok? Mm-mm. So ako naman po yung titim para ma-describe po natin, no? Cheers! Mm. Sarap. Sarap nga, be. Masarap nga. Iba kasi talaga yung ano yung ibon nila dito eh. Ay, yung duck nila. Parang duck talaga to. Tingin yung ducks to. Ducks na ducks talaga yan. Ang lasa palang ducks na ducks talaga. Actually, mayroon nga pa sa likod ng camera na nakatingin sa amin, na nakipagngitian. Sarap mayroon pagkain nila dito talaga. Thank you. Fairness, masarap talaga, be. Magkano ba to? Magkano ba itong binili natin? 70. 70 plus kanin. Sama na yun. Ah, yun. So, andito kami ngayon, Benny Tita, sa McDonald's. Dahil natatry kami ng pagkain nila dito. And on my impression, be, kakaiba talaga ba yung pagkain nila dito. Promise. Hindi lang burger, fries, manok. Meron silang local bill nila. Wow! Kanin with ewan. With something. Di ko alam kung baka padkrapaw yun. Baka ganun siya. Try mo yun nalang orderin mo. Ayun yung itatry. Huh? So, nasubukan natin, tita. So, ito na yung ating in-order, be. Tara, buksan na natin. Wow. Sinipiram talaga ng host ko talaga. Ito yung sa'yo, tita. Yes. Ito yung kay mama. Dessert. Ano ito? Hindi na isasaw-saw dyan? Baka masyadong maging onti. Hindi, titikman ko. Titingnan natin kung, ay, kung masyado ang tapang niya. O ang anghang niya. Hindi masyado. Masarap, masarap talaga. Ano kayo masarap? Sabi ko sa'yo, masarap yung timpla. Lasang ano? Talang, lasang, ay, habang tumatagal, habang tumatagal, umaanghang. Sa unang subo, hindi mo maanuhan. Malalasahan mo talaga masarap. Anak, mas masarap ko sa KFC. Sorry na lang, ha? Nga lang. Sorry ho, maanghang. Ang tumatagal na nalasahan mo yung anghang, pero sa unang sumo mo hindi. Masarap talaga. Maanghang talaga, promise. Anong lasa? Sarap, sarap. Parang wala sa Pilipinas? Hindi. Anong lasa? Mas masarap dito. Wow! Mas maanghang, mas hindi. Hindi maanghang. Maalat? Hindi. Tama-tama lahat. Talagang ano yung... Mas savory? Mm-mm.
Lasang meat? Lasang chicken? Lasang meat talaga. Kasi walang lahalong harina? Wala. Yung palaman nila mas... Mas ano... Mas pure na chicken? Mm-hmm. Ay, kasi no. Hindi ma... Ay, oh, nga. Kitang-kita mo yung... Diba? Kitang-kita mo yung... Mm-mm. Hibla. Nilasang isda kanina umaga. Alam mo, promise. Pag ganun ang amoy, babalik ko talaga to. Masarap. Ano na sa masarap? So ito naman guys, itry naman natin yung kanilang mango, pineapple pie na nakasawsaw sa... Natanggal agad yung palaman niya. Nakasawsaw sa ice cream. So natanggal agad yung pineapple niya. Tingnan natin. Masarap. Kasi yung init nito, tsaka yung lamig ng ice cream. So ang ganda niyang partner pala. So parang peach mango pie, pero pineapple. Ang sarap. Saan yung 69 na yun? At may dito ba sa... Wait lang ma'am, kumuna may ngay. At dito ba sa Thailand, sobrang sarap din ng mga pineapple nila. Kaya masarap talaga yung kanilang pineapple pie in ice cream. Sunday, kinime. Sunday, kinime? Yung ice cream mo ba malamig? Kasi may kasama ng ano eh, may kasama na yan, no? Ice cream. Ice. Malamig po ba ang ice cream? Itong ice mama, itong ice, itong ice. Kita mo yan, kita mo yan. Yan. Ma, kumain ka nga muna nito, ma. Sige na. Kumain ka muna. Para malaman mo ano yung ice cream. Guys, after po na travel na to, i-enroll ko naman po yung nanay ko. Parun na po siya mag-travel. Next time, enroll na kita ulit, ah. Sa mga teacher po dyan, pa-comment down ano pong module nyo dyan. Malamig? Ano, malamig? Malamig. Malamig na. Lasang ano? Lasang? Ang sarap. Lasang? Ice cream. So mula naman be sa McDonald's nila, punta naman tayo sa kanilang KFC. Actually, di ko lang alam ni setup, pero meron siyang follow talaga yung sinusunod. Sinusundan yung tao. Tinatanggal niya yung maanggar sa herbs. Hindi, sanay ako sa kahirapan. Ayoko ng sibuyas. Masyadong mahal to. Hindi ko kaya tanggapin. Pag mayaman lang kasi niya. Maanghang na nga yung sibuyas, di ba? Nilagyan pa ng iba pa na maanghang. Ako, sa akin, okay na yung lasa. Kaya ko na yung take ko yun. Ako, hindi ko lasa. Hindi mo magugustuhan ang lasa. Hindi mo rin magugustuhan ang lasa. Kung titikman mo. Hindi may lasa. Kaya ko tiisin. Yung coriander. Hindi ko gusto yung lasa ng coriander. Mas lalo na yan. Nag-green na. Naku, kinchay. Tama na yung kinchay yan. Ay, kuha kayo na itong chicken, no? Tikman nyo, oh. Konti, ito. Hati kayo ni Mama. Buti lang ako. Tikman mo dali. Ito normal na to. Wala na tong, wala na tong ano. Marumat labang naman. Para ko lang sa asin. No? Sabang na. Sato lang. Sa inyo. Hindi ka naman kasi nag-aasin talaga. Tsaka yung KFC na dito, walang gravy. Ketchup. Pwede doon sa atin. Ketchup at saka hot sauce. Sama, parang nalugi ko makasandal. So ito, dinating ako na yung kanilang custard. And sobrang sarap, as in. Nagulat ako, unang kagat ko pa lang. Sabi ko talaga, sobrang crispy yung flakes niya talaga. Sobrang sarap. Tapos yung egg niya, yung caramel din sa loob ng custard. Sobrang perfect nung tamis, hindi nakakasawa. Ang ganda nung texture sa bibig nung caramel niya, nung custard niya, or whatsoever. Sarap. At least, di ba, hindi lang puro puna. Pinuri ko yung pagkain nila. Just
kaming umalis maya-maya. Kaya hindi na kami bibili ng pagkain sa labas. Ito na lang kakainin namin. Kaso nga lang, nagkamali kami dahil yung paliwanag nila dito, hindi masyadong pinaliwanag nila sa amin. Yung, binasa namin. Oo, binasa namin. Pero wala pa rin. Hindi pa rin namin naintindihan. Ano naintindihan mo? Oo, ang sabi, lagyan daw ng sabaw. So, nilagyan ko ng sabaw. Yung pala, ang sabaw itatap. Ang sabaw daw itatap. Inakinayang kasi kami sa sabaw, hindi na lang namin inano, tinapon. Yung pala, pansit kanton. Nilagyan namin ng sabaw. Pero okay lang, masarap na rin. Mahirap kasi yung malayo sa atin. May mali talaga sila, mahin nila. Ilalabang ko talaga ito sa king nila. Yung dapat 3-in-1. Mali sinulat nila. 1-in-3. Diba? Mali yun eh. Diba sa atin, diba? 3-in-1. 5-in-1. Sa kanila mali. 1-in-3. May ganun. 1-in-5. Oh, kaya, sorry na lang. Pero sige, masarap. Bilisan mo naman. Ako din, pasubo. Masarap pa rin. Pasubo din ako. Mahirap magluto, malayo sa atin. Sige, tiis-tiis na lang tayo dito. Tandali. Mapapal na ngayon. Sinisilip ko. Dinadalan mo lang sa kwento. Mukhang nangangalahati na. Dinadalan lang yan sa kwento, pero kalahati na. Tingnan. Kumusta yung pagkain na nasubukan niya? Ano yung nasubukan niya pagkain? Okay yung pagkain nila dito. Mura. Ah, yun yung ano ko dito. Kasi isipin mo kahapon, tulad kahapon. Ang hindi ko lang nagustuhan yung anghang. Sweet. Kasi pwede ka mamili. Tulad kahapon, nak, no? Yung chicken nila ang sarap, di ba? At saka yung kanin nila masarap kasi malagkit. Alam mo, anak, magkano yun? 120 lang yan. Jeez. Ano 120? Ah, lahat-lahat. Oo, ilan ang chicken natin? Ang dami. Ilan ang kanin natin? Ang dami. Ang kanin meron dito, 5 piso lang. Sa atin, 10-15. Masarap yung kanin sa nila Pilipinas. Dito, Pilipinas. Masarap. Ay, pag tinong bring 5 piso dito? 8? Mura lang. At saka ang manok dito na 20 pesos, malalaki ang hiwa. Halos puro palaman. Hindi nila nilalagyan ng buto. Hindi katulad sa atin na may buto. Dito halos wala. Puro talaga laman. Yung itlog naman dito, ilalaga. Tapos tutuhogin nila. 3.20. Kaso nga lang... Bugok. Bugok pala. Akala ko nilagang native. Kasi ang kulay, mukhang native ng itlog. Pero nung binuksan namin, kaya pala nila tinuhog. Dahil bugok. Kaya nagtaka kami. Sa akala ko inihaw. Sabi kasi ni Ani, kapatid ko, iniihaw pala dito ang ate, yung itlog nila. Sabi ko, bili nga tayo. Parang naano lang kami, bakit nakatuhog? Yung pala, ilalaga muna bago tuhugin. Pero bubuk, hindi pala katulad sa atin na fresh na itlog na nilaga. Pero pwede na rin. Malayo eh. Malayo sa atin. Baka magutom tayo dito, mahirap na. May nakita kasi akong isda. Dahil sabi kasi nitong kapatid ko, gusto ko ng isda, namimiss ko yung isda. Ako naman, bibili ko siya ng isda. Isda na prito. Ang tingin ko kasi parang usuos. Kasi nilagyan, parang pinuno nila ng arena eh. Pinaliguan nila ng arena bago nila iprinito. Pinaliguan ng arena? Sige, magkwento ko muna, kakain lang. Bibilhan ko ito para nauumay na siguro ito sa puro manok. Kasi puro manok. Binilhan ko. Nung kinain na namin, kinagat ko lang, akala ko yung ulo na yun, medyo kasi masarap tingnan eh. Parang umalingasaw yung lansa. Yung pala, pinaliguan ng arena, hindi tinanggal ang hasang at mitoka. Kaya, yung binili namin, sayang yung aming 100. Tinapon lang namin kasi ininit namin uli dito pagdating sa aming tinutuluyang hotel. Umalingasaw ang lansa. Yung pala, yun? Yung parang dilis na malalaki sa Pilipinas, pero hindi nila nilinis ang bituka at hasang.
Binalutan lang, binalutan lang nila ng arena. Masarap ang timpla ng arena. Kaso nga lang, na lang mabaho lang kasi masyadong malansa. Grabe pa lang gano. Maraming na-experience namin dito na ang lansa talaga. So mura, pero masarap. Katulad ng mga pagkain sa tabi-tabi dyan, mabibili mo talaga mura talaga. Masarap. Yung ano, yung katulad ng bayabas, yung bayabas na malalaki dito, ang sarap. 20 baht. Siguro na sa atin, siguro na sa mga 20 plus. 28. Oo, ganun. Sa atin naman, kung bibilin yun, siguro nasa mga 50. 40 kasi ganun ka ano ang bayabas sa atin. Dito mura. Tsaka yung pinya dito, kakapiranggot ang pinya pero ang tamis. Malaki pa yung kamao natin. Pero matamis ang ano nila dito, matamis ang parang mga laruan lang. Matamis ang pinya nila dito. Sa palengke ka sabi ko, "Mama, balik." Bakit? Tingnan mo yung pinya nila, ang liit. Oh, parang mga ano na, parang mga laruan lang. Alam mo pa lang, malaki lang dito ng konti. Pinya pala yun. Oo, kaya ko lang dito kasi, pinya. Kaya kami bumibili ng pagkain pagtanghali o kaya gabi. Sa gabi kami bumibili para sa kinabukasan. Dito kami lalabi. Dahil dito, pag umaga, wala kang mabibilhan, tulog pa ang mga tao. Magbubukas sila dito, alas 10, alas 11. Pag umaga ka na nagising, wala. Pas mo ang ano mo, alaga sa tiyan. Wala kang mabibilhan, tulog pa ang lahat. Hindi katulad sa atin na madaling araw pa lang, nagkukumahog na yung mga tao magtinda dahil pag gising ng mga tao, mayroon silang maibibinta. Dito wala, tulog ang mga tao. Kaya bumili ka na lang paggabi kung gusto mo na hindi magutom kinabukasan. Ihanda mo na lang para mayroon kang makain. Kasi ang buhay ng tao dito, I mean, yung ang night talagang ganun. Hindi gusto talaga nila talaga dito gabi. Gabi talaga dito masigil. Parang mga beerhouse sa Pilipinas, ano? Ano ka sabi mo sa mga street nila dito? Tulog nila. Wala, maliwanag ang ano. Maliwanag ang street nila ganyan umaga pa eh. Wala, tulog. Mga tambay. Walang mga tambay dito pag umaga pag ganito. Wala kang makikita. May konti lang, pero yung bibihira lang. Bihira. Hindi katulad sa atin na may inuman na. Dito, makikita mo puro lamesa paggabi na may mga tinda. Kasi dito, wala yata mga kusina ang mga bahay. Puro lang sila bilis sa labas. Yun lang. May mga bata nilalaro sa labas? Walang naglalaro ng mga bata. Matagal na kami dito, pero wala akong nakita na bata na naglalaro, kahit isa. Pag-alagala. Wala talaga. Siguro dito talagang, tinupad talaga nila dito yung mga ano, yung family planning. Oo, talagang kasi wala kang nakita dito. Hindi katulad doon dito. Dito tulog ang mga tao sa atin, mahilig magpuyat. Kaya yan, tao ng tao. Sige nga, titikman ko nga, malamig na. Ayan, sabi ko sa iyo, sige, dumadala ka lang. Masarap ka nga, masarap ka lang ka, tano ka. Ito, ano ang experience mo bilang traveler ka na? Kahit Pansit Canton, may sabaw. Ano ang experience bilang traveler ka na? Ang experience ko? Kailangan mag tayo mamili ng ano, na pagkain na makakain. Kasi nagtatravel lang tayo eh. Hindi yung, pero hindi, piliin pa rin natin. Choice kasi naman natin, hindi, choice natin yung kumain ng ganon. Kasi gusto ko ni Palangga eh, doon tayo. Alam mo, tinitikman namin lahat dito. Tinitikman lahat na pagkain dito. Tinitikman namin kung ano yung klase ng pagkain nila. Kung kaya ba ng ano natin. Kaya ba ng mga bituka natin yung pagkain nila dito. Affordable naman yung mga pagkain nila dito. Hindi naman masyadong kamahalan. Pero may mahal din. Mayroon din naman mura na pagkain dito. Kaya lang, pag bumibili kami, pagkunti-kunti tinitikman namin, hindi kami bumibili ng biglaan kasi baka hindi namin magustuhan ang lasa. Meron kasing binili na pagkain na milon. Milon amoy, hindi mo maintindihan kung anong. Kaya lang dito sa kanila, paborito nila yun dahil dito yun eh. Ang buhay ko dito ngayon, kailangan, kumbaga parang
Huwag mong sayangin yung oras mo na naka-standby ka lang. Lumabas ka para ma-experience mo doon sa labas kung ano yung makakasalamuha mo doon. Mahirap maging traveler kasi unang-una pupunta ka doon sa mga lugar para nangangapa ka. Hindi mo alam yung katulad sa akin, medyo may malilimutin na ako ng kaunti. Pag lumabas ako, naku, baka hindi ako makabalik. Hindi ko naman maintindihan yung mga nakasulat na mga street. Wala akong palatandaan, halos pare-pareho lang. Kailangan mayroon akong makasama kasi pumunta man ako sa police station, hindi rin kami magkakaintindihan. Hindi sila marunong ng English. Magtanong ka sa mga tindira kung mayroon kang gustong bilhin. Hanggang sa hawakan mo lang ng ganyan, pag tinanong mo, hindi rin niya maiintindihan. Kahit gusto mong bumili, bitawan mo na lang. Hindi kayo nagkaintindihan eh. Nag-enjoy ako sa lahat yung mga pinuntahan namin ng mga lugar na kakaiba. Kakaiba sa lugar natin, wala doon. Yung mga pagkain na wala doon sa atin, dito ko nakikita. Marami palang pwedeng gawin na maging makabuluhan ang daigdig sa kababalaghan. Ang buhay talaga.